Mga kwento ni Thelmo. Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mikoy. 40 anyos na mahigit at meron ng pamilya. Kasalukuyan akong nasa Taguig ngayon kung saan tahimik kaming namumuhay ng pamilya ko. Bago ko simulan ang karanasan ko na ito, batid po sana na kung may bata mang nakikinig, nawa ay patnubayan ng kanilang mga magulang. Masasabi ko kasing medyo karumal-dumal ang karanasan namin na ito sa isang maliit na komunidad sa Mindanao. Bukod kasi sa gulo ng tao sa lugar, mainit din ang labanan ng mga nilalang ng gabi at ng mga inosenteng tao. Lumaki ako sa isang maliit na komunidad na nakatira sa paanan ng bundok. Hiwa-hiwalay ang mga bahay namin noon. Yung iba nasa paanan. Yung iba medyo nasa taas ng bundok. Isa kami sa mga nasa paanan. Meron kasing hika si nanay noon. Kaya noong lumipat sila doon ni tatay, pinili nilang sa baba na kami magkumpurme. Paikot sa bundok na yon ay ang mga kabayan, Sir Seth. Hindi ko masasabing isang baryo o barangay dahil sa wala itong pangalan. Uso ito noon. Alam yan ng mga nakikinig sa iyo na mga kaidaran ko na siguro tumira sa ibang bulubundukin, lalo na sa Mindanao. Sa mga lugar gaya ng tinitirahan namin noon, uso na din talaga ang sinasabi nilang paglaganap ng mga aswang. Mga dayo sila, dahil sa halos noon, ang ibang parte sa lugar ng Mindanao ay maraming mga dayo at hindi magkakakilala. Sumasabay ang mga nilalang na ito. Nagkukunwari ang mga normal na tao. Maski kami, Sir Seth, hindi kami mga taga doon. Mas marami kaming kamag-anak sa Visayas. Ang alam ko, meron lang talagang tinakasan sina tatay noon na gulo. Kaya napadpad kami doon. 14 na taong gulang ako nang mangyari ito. Bale, ilang taon na din kami doon. Nasa 5 ata ako nang lumipat kami sa lugar na yon. Kanya-kanyang buhay ang mga tao doon. Hindi lahat nagtatagal. Merong umaalis, tapos mga ilang buwan lang, meron na namang mga bagong mukha na makikita mong nagtatayo ng bahay nila. Merong bata sa amin noon na sa pagkakaalala ko, 3 o 4 na taon ang tanda ko sa kanya. Tawagin na lang natin itong Body. Kasabayan namin sila na lumipat doon. Si Body po ay merong espesyal na pangangailangan. Ipinanganak ito na bingi. Pero mas kilala siya sa pangalang Body Pipi. Dahil sa pagiging bingi nito, hindi na ito natutong makapagsalita. Kaya mas kilala siya sa tawag na yon. Tinuruan ito ng mga magulang niya ng mga sign language. Sila lamang halos ang mabilis umintindi kay Body. Ang mga kapatid ni Body noon, mga malalaki na at nasa ibang lugar. Meron na din kasing edad ang mga magulang nito, kaya din siguro siya nagkaroon ng problema sa pandinig dahil halos menopause na ang nanay niya na si Aling Alma noong ipinagbubuntis niya ito. Madalas tampulan din ng tukso si Body dahil sa kapansanan nito. Kami lamang halos ang magkasama sa paglalaro dahil kami ang matagal nang magkakakilala. Yung ibang mga bagong dayo masyadong salbahe. Kung hindi kami naglalaro, kasakasama kami ng mga tatay namin sa pagpapastol at pagsasaka noon. Isang hapon, kakauwi lang namin ni tatay.
Tinutulungan ko noon si tatay na magsibak ng kahoy. Nang bigla na lamang naming narinig si Bodhi. Nagsisisigaw ito. Siguro, dahil sa kami lang ang pinagkakatiwalaan. Tumatakbo ito palapit sa bahay. Sobrang putik ng damit nito at ang mga paa na halatang galing pa sa taniman. Hindi namin ito maintindihan. Pero nagngangangawa ito at merong itinuturo. Agad na sinabit ni tatay ang itak niya sa may bewang niya. Hindi niya ako pinayagan na sumama noon kasi baka mamaya merong gulo. Sumama si tatay kay Bodhi. Maya-maya pa, dumami na ang mga tao sa kung saan pumunta sila tatay. Pati si Aling Alma, nakita namin na tumatakbo. Tapos ayon, nakarinig na kami ng iyak. Sumama ako kay nanay noon na puntahan ang kumpulan. Ito ang kauna-unahan kong makakita ng ganun, Sir Seth. Ikinatroma ko ang nangyari noong araw na yon. Si Mang Lucas, tatay ni Bodhi, nag-aagaw buhay sa gilid ng sakahan nila. Talagang wala na itong kapag-apag-asa noon dahil kitang-kita mismo ng dalawang mata ko kasama ng mga nakiusyoso. Punit ang tiyan nito habang sinusubukan ng asawa niya ni Aling Alma na sahurin ang nakalabas nitong bituka. Sigaw ng sigaw si Aling Alma noon kung sino ang may gawa nito sa kanya, sa asawa niya. Doon na rin mismo nabawian ng buhay si Mang Lucas. Ultimong baka nila noon, hindi na makatayo dahil may mga punit ito sa bandang hita. Hindi na yon mapapakinabangan kumbaga, kaya kinatay na lamang. Ilang araw na hindi masyadong naglalalabas si Aling Alma at Bodhi matapos noon. Kapag may pagkakataon na lumabas para makipag-usap sa imbestigasyon sa kung ano ang nangyari. Si tatay at nanay ang sumasama sa kanila noon. Minsan yung iba pa naming kapitbahay, pero kadalasan ang mga magulang ko. Sa pabalik-balik ng otoridad doon, inuna nila yung parang counseling kay Bodhi dahil hindi ito umiimik. Kapag kinakausap ng nanay niya kung ano ang nangyari sa tatay niya, iyak lang ang sagot ng bata. Medyo hindi din kasi mapaliwanag ang lumabas sa imbestigasyon noon. Yung naghiwa sa tiyan ni Mang Lucas para daw mapurol na itak o parang hindi patalim ang ginamit dahil lasog-lasog ang balat nito. Parang papel na pinunit sa pagpapaliwanag ng mga otoridad kina tatay. Hanggang sa isang araw, nalaman na lamang namin na inaresto si Mang Esteban. Nasa dulong parte ito ng bundok na katira kasama ang asawa niya, si Aling Ason. Bago-bago pa lamang ang mag-asawa na ito at sobrang hiwalay ng tirahan nila. Pero kilala ito nila tatay. Gawa ng nakakasama niya ito minsan kapag bumababa sila ng bayan at kadalasan, madaling araw niya ito kung makasalubong. Medyo nakapagtataka nga daw kasi lahat sila na magsasaka noon. Papunta pa lang sa bukid. Pero itong si Mang Esteban, para bang pauwi na kapag madaling araw. Hinahayaan na lamang daw nila at mukha namang mabait. Pero bakit hinuli si Mang Esteban? Si Mang Esteban kasi ang tinuro ni Bodhi na pumatay sa tatay niya, kay Mang Lucas. Sa pagkakalahad pa ni Bodhi ayon sa pagsasalaysay ng nanay niya, nagkaroon daw sila ni Mang Lucas at Mang Esteban ng konting alitan. Dahil sa walang pandinig, nagduduruhan lang daw ang nakita nito.
hanggang sa hugutin ni Mang Lucas ang itak niya at akmang hahabulin si Mang Esteban. Sobrang bilis umanong nakatakbo ni Mang Esteban noon. Palayo kay Mang Lucas. Noong hapon na yon, yun na nga, pauwi na dapat sila. Ihatid na lamang nila ang alagang baka sa pinagtatalian nito bago dumiretso sa bahay. Nakasakay umano si Bodi noon sa may taas ng baka habang binabaybay nila ang gilid ng palayan. Bigla na lamang may pumaibabaw sa tatay niya noon. Mabalahibong nila lang. Wala itong dalang kahit na anong patalim. Pero winawas-iwas nito si Mang Lucas ng kamay niya at naaalala niyang ang damit ng nilalang na yon ay kaparehas ng damit ni Mang Esteban noong umagang nagkasagutan ng dalawa. Sinubukan pa umanong manlaban ng tatay ni Bodi. Sinenya sa niya ang anak na tumalon na sa likod ng baka. Ginawa naman ito ng bata. Bumagsak ito sa palayan na noon ay maputik pa at halos bagong tanim ang mga palay. Saka ito tumakbo ng walang lingon-lingon at ang una nga niyang pinuntahan ay ang bahay namin. Buong imbestigasyon, hindi umiimik si Mang Esteban. Hindi niya itinatanggi pero hindi niya pa rin inaamin. Ang ipinagtataka pa ng mga otoridad noon, walang kahit anong patalim sa bahay ang lalaki. Kahit na anong mapurol na gamit, wala. Napaka-imposible naman na sariling kamay lamang nito ang ginamit sa paghiwa ng tiyan ni Mang Lucas, di ba? Ilang araw na nilagay ito sa kustodiya ng mga otoridad. Yung mga unang araw daw, binibisita ito ng asawa, si Aling Ason. Sobrang iika-ika na ito. Meron itong dalang pasalubong na pagkain sa asawa niya. Sabi, puro nilaga nga daw at medyo hilaw-hilaw pa ang karne. Ang isa pang nakapagtataka, lagi itong nahuhuli na may pilit ibinibigay kay Mang Esteban na bote ng langis. E bawal magdala ng ganun sa loob, lalo na't babasagin ang bote na yon. Kaya hindi talaga ito pinayagan. Sa libing ni Mang Lucas, hindi nakapunta ang iba pa nilang kaanak. Walang maayos na komunikasyon noon. Pahirapan ang pagpapadala ng mga sulat at aabot din ng buwan bago matanggap ang mga ito. Hanggang sa halos mawalan na ako ng balita sa imbestigasyon, hindi din ako makapagtanong kay tatay noon at nangunguha lang ako ng impormasyon kapag nag-uusap sila ni nanay. May mga nagsabing wala na ding nakatira doon sa bahay nila Mang Esteban at wala na ring nakakakita kay Aling Ason. Isang buwan nang halos lumipas. Parang wala nang trauma si Bodi. Hindi ko alam kung sino ang nagiya sa amin noon pero tumatambay kami madalas sa parte ng bukid na tuyo at walang tanim na palay. Sa may parte na puro tubuhan at mais, yung mga itinatanim. May mga tubo na noon sa dinadaanan namin. Pwedeng-pwede mo itong tapyasin kung may patalim ka at sisipsipin habang nagagala. Tanda ko noon, naghahanap kami ni Bodi ng mga kumpul ng damo. Kadalasan kasi doon nangingitlog o nakatira ang mga pugo. Walang ano-ano, napahinto kami. Dahil sa hindi kalayuan, merong iika-ika na matanda na naglalakad palapit sa amin. Si Aling Ason. Hindi umaalis ang tingin nito sa amin, lalo na kay Bodi. Medyo nanindig ang mga balahibo ko doon. Yung alam mong parang may mali. Dito, walang tanong-tanong kung hinatak si Bodi.
Sinenyasan ko siya na umuwi na kami at nagmamadali kami noon. Sa tuyot na parte kami ng palayan dumaan. Yung iba kasi may tanim at basa dahil sa flowing. Bale na sa tanim kami na puro munggo noon, na napapaligiran ng tubuan at mga mais na handa ng gapasin. Napapalingon kami noon. Mas mabilis ang takbo namin pero para bang hindi lumalayo ang pagitan ni Aling Ason sa amin. Iika-ika, pero napakabilis. Hanggang sa di kalaunan, halos kapantay na namin ito. Ang ginawa ko noon, hinatak ko si Body sa kabilang gilid kung nasaan ang maisan. Doon kami dumaan. Hindi ko alam kung tama o mali ang desisyon ko na yon. Pero nung nagsimula ng magkalasa ng mga mais, bukod sa paiyak na boses ni Body na naririnig ko noon, meron pa akong naririnig na mga angil sa paligid. Pagsampa namin sa sumunod na kahon, huling kahon na puro mais na yon. Dito na mas naging agresibo ang mga angil. Dito na rin kami nagkahiwalay ni Body. Hindi ko alam kung paano nangyari yon pero naririnig ko yung halinhing niya. Pero parang nasa kabilang parte siya. Hindi ko din magawang makasigaw dahil hindi niya ako maririnig. Pagdating ko sa pinakagilid ng taniman, napahinto ako saglit. Nakita ko si Body noon. Nakatalon na siya sa may kanal-kanal na gilid ng taniman, papunta sa may kalsada. Tumakbo na rin ako. Medyo gumaan ang pakiramdam ko nang makakita na ako ng mga tao noon. Hindi ko alam kung ikikwento ko ito kay nanay at tatay dahil baka makagalitan ako. Dahil ang paalam ko lamang noon, sa bahay lang ako nila Body pupunta. Akala ko maayos na ang lahat noon, Sir Seth. Kasi nakita ko si Body na tumatakbo noon pa uwi, diba? At akala ko, yung bangkay ni Mang Lucas ang pinaka magpapatroma sa akin noon. Hindi pala. Kinagabihan, matapos kaming habulin ni Aling Ason, tumatakbong sumisigaw ang isa pa naming kapitbahay. Tinatawag si nanay at tatay. Dalian daw. Tulungan daw si Aling Alma. Napatakbo kaming mag-anak noon. Marami-raming tao na ang nandun nang makarating kami. Naabutan namin na merong ibinababa mula doon sa bubungan ng bahay ni Aling Alma. Katawan yon, Sir Seth. Katawan ni Body. Walang buhay. Halos mabaliw noon si Aling Alma. Nabulahaw kami sa sigaw niya noon. Ang nangyari pala, yung akala ko na nakauwi na si Body, hindi pala ito nakadiretso sa bahay nila. Kung anong dahilan, hindi ko din alam. Ang akala lamang daw ni Aling Alma eh, nasa sa amin siya. Ginagabi naman kasi ito minsan ng uwi. Lalo na kapag sa bahay namin nanggagaling ito. Tsaka siguro, kakapatak pa lamang ng alas 6 noon. Kaya medyo kampante pa si Aling Alma. Hanggang sa yun nga, bigla na lamang umanong may malakas na bumagsak na narinig ni Aling Alma sa bubungan nila. Kumalampag nga daw ang buong bubungan nila noon. Umalog ang buong bahay. Nakita ito kaagad ng isang kalapit bahay nila mula sa bintana. Inilawan nila ito at si Body nga yun. Takang-taka sila kung saan galing ang bata. Paanong nalaglag ito doon? Ang ibig sabihin, nasa niyugan si Body nung nahulog siya. Kasi yun lang naman ang mga puno doon banda na mas mataas kesa sa bahay ni Aling Alma.
at anong ginagawa doon ni Bodhi sa taas, diba? Tsaka isa pa, medyo malayo ang agwat ng bubong nila sa pinakamalapit na puno ng niyog. Unless, merong naghatak sa kanya pataas at binitawan siya pabagsak sa mismong bubungan nila. Isa pang nakapagtataka, walang kahit anong sugat si Bodhi noon, pero putlang-putla na ito. Mangyak-ngyak ako noon. May halong kaba at dungkot ako sa nawala akong kaibigan. Pagka-uwi namin, gumagawa akong sinabi kay tatay ang ginawa ni Aling Ason sa amin doon sa palayan. Dito na napagdugtong-dugtong nila tatay ang nangyari kay Mang Lucas, yung kaso ng pagsugod ni Mang Esteban sa kanya, at itong nangyari kay Bodhi, sa kaibigan ko. Meron talagang kakaiba sa mag-asawa na yon. Sobrang hinagpits noon ni Aling Alma. Nagpadala ito ng sulat sa mga kapatid ni Bodhi. Hindi niya pa alam kung kailan nila ito matatanggap. Ilang araw akong walang gana sa pagkain at nagsususuka. Pinaimbestigahan ang nangyari kay Bodhi, pero hindi ako pinagsalita ni tatay sa mga otoridad. Wala daw kasi kaming maibigay na ebidensya noon. At kahit ituro namin si Aling Ason, hindi namin mabigyan ito ng ebidensya. Siguro ay pinuntirya niya talaga si Bodhi noon dahil sa nakakulong nga si Mang Esteban. At balita namin, hirap na ito sa kulungan. Walang halos nakakulong noon sa kulungan na malapit sa amin. Madalas daw magwala ito doon. At kung hindi pa dadating si Aling Ason na may dalang nilaga, hindi ito kakalma. Isang linggo halos matapos malibing si Bodhi, hindi ako naglalabas ng bahay. As in, trauma na trauma akong lumabas noon. Sinubukan pa daw puntahan ni tatay si Aling Ason noon. Pero laging sarado ang bahay nito. Kung walang tao, baka ayaw lang talagang lumabas. Hindi din alam ni tatay noon kung ano ang gagawin niya. Sobrang labo kasi talaga itong ituro si Aling Ason. Basta, talagang nakakaawa ito kung tingnan. Yung talagang walang kalaban-laban sa unang tingin. Yung hindi mo akalain na gagawa ng hindi maganda. Hanggang sa ito na, sa tingin ko, bago pa mangyari ito, minamatsyagan na ako ni Aling Ason. Dahil siguro, alam niyang ako ang kasama ni Bodhi bago ito mamatay. At ako lang ang buhay na nakakita sa kanya noong hinahabol niya kami ni Bodhi. Pauwi na noon si tatay mula sa sakaan. Madilim na din. Tansya ko noon, pinapatampisaw pa lamang niya ang mga kalabaw namin sa putikan. Nasa labas si nanay noon, nasa kapitbahay. Nagpabili kasi ito ng gaas sa bayan. Nagpasabay kumbaga para sa gasera namin. Yun nga lang kasi, si nanay yung tipo na tao na once na meron kang topic, tatagal ang usapan niyo. So baka tumambay siya sa bahay na yon. Nakadapa ako noon sa papag namin, sa tapat ng bintana. Meron akong narinig na pagsitsit noon. Ang akala ko nung una si nanay, binabantayan ko rin kasi ang niluluto naming ulam. Psst, psst. Hinayaan ko lang. Tunog nagtatawag kasi ng kalabaw o baka yon kapag may dumadaan sa amin. Ganun lagi ang naririnig ko. Psst, psst. Mas malapit na yon sa bintana. Nawala sa isip ko noon si Aling Ason. At akala ko si tatay yon. Binibiro lang ako. Pagkadungaw na pagkadungaw ko sa may bintana namin. Eto na.
Bigla na lamang may pumasok na braso. Sumampay ang mga kamay nito sa kanang balikat ko. At ramdam na ramdam ko noon yung nuot ng kuko niya sa balikat ko na yon. Hindi na ako nakasigaw noon. May kalakihan akong binata, Sir Seth. Nagmana ako sa tatay ko. At isa pa, batak din ako sa mga pinapabuhat ni tatay sa akin. Ang pagkakaalala ko noon, hinawakan ko ang mga braso na yon ng dalawang kamay ko. Naiwas-iwas ko at napahiga ako sa may papag noon. Paatras ako na nakahiga noon. Tapos ayon, sumampa siya sa bintana. Kahit na mas mabalahibo at namumula ang mata niya, alam kong si Aling Ason ang nasa harapan ko. Yung trauma ko ng ilang araw, para bang nawala noon ang maalala ko si Body. Akma na akong babangon noon para sana abutin ang gasera at ihampas sa kanya. Nang pumasok ito mismo sa loob ng bahay namin, sumampa ito sa paanan ko. Sobrang lakas niya noon. Gigil na gigil. Doon na ako napasigaw. Ramdam ko yung talim ng kuko niya sa magkabilang balikat ko. Hanggang sa walang ano-ano, meron akong naramdaman na parang mainit. Na pati si Aling Ason nagsisisigaw noon. Napaalis ito sa pagpatong sa akin. At hindi pa man ito nakagalaw, merong tumalon sa kanya. Gumulong-gulong sila sa pinakagilid ng papag. At doon, biglang nagsisisigaw ang matanda. Gumapang ito, sabay talon sa may bintana. Doon ko na rin narinig na merong nagtatakbuhang mga ibang tao na kapitbahay namin sa labas. Rinig ko yung, "Andon, andon, habulin nyo," na mga sigawan nila. Nakita ko si tatay. Siya ang tumalon kay Aling Ason. Duguan si tatay noon, pero hindi sa kanya galing ang dugo, kundi sa natapyas niya na parte ng tenga ng matanda. Hawak-hawak niya ito. Gigil na gigil si tatay noon. Nagkagalos na rin ako noon sa may balikat at meron din akong paso. Ang nangyari pala noon, doon pa lang napapalapit si tatay sa bahay. Nakita niya nang nakatuwad ang nilalang sa bintana. Kaya patakbo itong dumulong sa bahay. At dahil ang pasukan ng bahay namin ni kusina, yung pinapakuluan ni nanay na paksiyo, yun ang una niyang nahatak sa lutuan. Yun ang binuhos niya kay Aling Ason. Kaya pati ako natamaan ng init nito. Kaya ganun din yung pagngangawa ng matanda noon. Ikaw ba naman, di ba? Aswang. Tapos yung paksiw na niluluto ni nanay. May sili at bawang. May asin pa. San ka pa? Pinagalitan ni tatay si nanay noon. Dahil kung saan-saan ito nagpupunta. At tumatagal pa sa bahay ng kapitbahay. Kasabay noon, naghatak si tatay ng mga makakasama niya. Kasama ng mga merong koneksyon sa otoridad sa amin. Pinuntahan nila ang bahay ni Aling Ason. At tama nga, naabutan siya ni tatay sa bahay niya. Namimilipit sa sakit. Naglalaway pa umano ito ng abutan nila. Habang hinahaplos ang duguang tenga niya. Yung tinapyas ni tatay. Kagaya ng kay Mang Esteban, nilagay din nila sa kustodiya ang matanda. Malinaw ang ebidensya na pumasok nga ito doon sa bahay namin. Isama mo pa yung kalmot na natamo ko, galing sa sarili niyang mga kuko. Pero medyo magulo ang imbestigasyon noon, dahil nga sa hindi pa mapatunayan ang pagkaaswang ng mag-asawa.
ang akala ko, matatahimik na kami noon, Sir Seth. Pero hindi. Habang patuloy kasi ang kaso at imbestigasyon na noon pa man medyo mabagal na talaga, may mga bagong mukha na umaaligid sa lugar namin. Meron pa nga daw grupo ng kalalakihan na laging pinaparinggan si tatay na ingatan niya daw ako dahil siguradong pahihirapan ako. Hindi naman magawang makapalag ni tatay sa kanila. Grupo ito eh. Wala siyang kalaban-laban. Kaya madalas na noon, maaga pa lang, nasa bahay na si tatay at doon niya itinatali malapit sa mismong bahay namin ang kalabaw niya. Dahil sa hindi na rin kami nakakaramdam ng siguridad doon, nagpa siya kami na bumalik sa Visayas. Nanirahan kami sa bakuran ng kapatid ni tatay na isang pastor hanggang sa makakuha si tatay ng sarili naming lupain. Matapos ang ilang buwan noon, bumalik si tatay doon sa dati naming tirahan sa Mindanao. Merong inasikaso. Hindi ko lang sigurado kung tungkol sa sakahan namin o sa mga utang. Pero doon, nalaman niya na nalinis na ng mag-asawa ang kaso nila. At ilang linggo matapos kaming makalipat, ang namatay naman sa lugar kung saan kami dating nakatira, si Aling Alma, ang nanay ni Bodhi. Nakita daw ito ng mga kalapit bahay namin. Wala nang buhay sa bahay nila. Umaalingasaw ang amoy. Kaya talagang mula noon, buong-buo na ang paniniwala ko sa mga aswang na ito, sa mga alagad ng dilim. Gaya ng ibang mga kwento, hindi siguro lahat masasama. Pero andyan pa rin talaga yung sobrang halang ang kaluluwa, kung meron mang kaluluwa ang mga ito. Nakakatakot, at kahit may edad na ako ngayon, ang nangyari sa akin na yon ay nananatiling isang bangungot ng aking pagkabata. Salamat mga kagiliw sa pakikinig. Maraming salamat po sa sender natin. Thank you very much, sir. Medyo ano to, si sir kasi sinend niya yung story niya via voice message. So, kailangan kong isa-isahin para maayos yung flow. Pero thank you very much, sir. Kasi ano siya natamad daw siya magsulat. So, mas madali sa kanya yung mag-record. Pero meron naman ako mga ibang sender na ganun din yung ginagawa. Thank you very much, sir. Maganda yung, ano, yung karanasan mo. Ayan. Madako naman tayo sa shoutout request, mga kagiliw, okay? Sa mga gusto magpa-shoutout, ha? Nasa description yung mga links ng social media natin kung saan nyo ako marireach out. Hindi tayo nag-acknowledge ng shoutout request via comment section. Okay? Shoutout ko lang yung bagong member ng Setenial, Bisaya Single Vlogger. Hello sa'yo. Happy 1 month din kay Maricel Perez at kay Jainan Alisa Bernal. Happy 2 months, Ran Kushikawa. At happy 7 months, ang nagbabalik, Mamahala Cabrillos. Maraming salamat. Shoutout din sa mga nag-message sa atin. Kay Ma'am Vina, pa-shoutout po sa nagtataka ako kung bakit imbis na matakot ako sa mga kwento mo, mas nai-inlove ako sa boses nyo. Awit. Salamat, Ma'am Vina. Next is Sir Thelmo. Pa-shoutout naman po kami ng mga ka-office mate ko. Gabi-gabi po kaming nakikinig sa kwento mo. Matutuwa po sila pag narinig nila yung mga pangalan nila. Tintin, Kiko, Aiza, Dayan, Toby. Maraming salamat po, Sir Telmo. Maraming salamat. Shoutout din kina Regine Blade. Juan Rodrigo Gura na pinapa-shoutout yung Gura family. At binabati ko yung ng happy birthday ang isa sa member natin, my fellow Antequena. Napakagandang ano to, tita-tita, mami-mami. Maraming salamat po. Happy birthday sa'yo. Napakabait, Ma'am Sara Drumal.
Ingat po kayo dyan sa States, and more birthdays to come, mga 250. Thank you, ma'am. Enjoy your day. Thank you very much. Ay na mga kagiliw, maraming maraming salamat sa lahat.